Ikaw ba yung isa sa mga nagtataka kung bakit hindi pwedeng isagad yung bahay dun sa limit ng property or dun sa property line? Please watch this video. The reason kasi is regulated ito ng authorities. Required tayong maglagay ng dedicated open space dun sa loob ng lote natin or property natin for the purpose of gaining natural light and ventilation. Kasi imaginein mo naman kung wala tayong ganyang batas, eh di lahat ng tao pwedeng posible gusto nilang isagad yung bahay nila dun sa property line. So ang mangyayari niyan, lahat ng mga bahay magkakadikit na. So wala na tayong space para sa bintana, sa natural lighting at yung circulation ng hangin. Hindi ito maganda sa kalusugan natin kahit sabihin mong gagamit ka pa ng air conditioning. Lahat tayo pwedeng masuffocate with lack of natural ventilation. Isa pang dahilan is yung spread of fire. Kung magkakadikit ang bahay natin, for sure kakala talaga ang sunog. It's just a matter of time bago ito makarating sa susunod na bahay. So in other words, ginawa itong setback regulations na ito para protektahan tayo. Para protektahan ng ating health, protektahan ng ating property, at higit sa lahat, life safety. Kaya magpasalamat tayo dahil meron tayong required setback. So ito ang rules ng National Building Code of the Philippines sa setback para sa newly developed subdivisions. R1 classification. This is low density. Example ulit dito ay ang mga single detached. 4.5 meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. 2 meter setback naman sa sides, left and right. At 2 meter setback naman sa rear or sa likod. R2 classification. This is medium density. Example ulit dito ay ang mga single attached like duplex. Sa basic or minimum requirements, 3 meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. 2 meter setback naman on one side only. 2 side setback is optional dahil allowed naman maglagay ng firewall dito on one side. 2 meter setback naman sa rear or sa likod. Sa maximum requirements naman, kagaya ng multiple dwelling units na may parking sa harap ng bahay, 8 meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way, at applicable ito sa ground level only. Yung 5 meters para sa parking at yung 3 meters naman ay yun yung para sa front yard. Yung setback naman sa second floor pataas will follow the minimum 3 meters setback. Two meter setback on one side only. Two side setback is optional dahil allowed kang maglagay ng firewall on one side. 2 meters naman setback sa rear or sa likod. R3 classification. This is high density. Example dito ay kagaya ng row house. Ang lote dito ay maliit, 60 square meters approximately. Sa basic or minimum requirements, 3 meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. Sa sides, left and right, allowed kang magsagad sa property line by the use of firewall. Sa rear or sa likod, allowed ka rin magsagad sa property line by the use of firewall, provided na ma-meet ang condition sa section 804, subsection 10. At ito ay ang conditions sa open space requirements, window requirements, and firewall requirements na dapat masunod. Please watch also the video about firewall requirements on this channel para magkaroon kayo ng idea. Sa maximum requirements naman, kagaya ng multiple dwelling units na may parking sa harap ng bahay, 8 meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. Applicable ito sa ground level. Yung 5 meters para sa parking at yung 3 meters naman ay para sa front yard. Yung setback naman sa second floor pataas will follow the minimum 3 meters setback.
2-meter setback sa sides, left and right. Pero optional ito dahil allowed kang magsagad sa sides at gumamit ng firewall. Again, please watch the video about firewall requirements on this channel. 2-meter setback naman sa rear or sa likod. R4 classification, this is medium to high density. Townhouse ang example dito for multifamily dwelling units. 4.5-meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. 2-meter sa side naman, left and right. Pero optional itong setback sa sides dahil allowed kang magsagad ng building sa sides at gumamit ng firewall. And again, please watch the video about firewall requirements on this channel. 2-meter setback naman sa rear or sa likod. R5 classification. This is very high density residential development. Example dito ay yung mga condominium buildings. 6-meter setback sa harap ng bahay or sa may right of way. 3-meter setback naman sa sides, left and right. At 3 meters naman setback sa rear or sa likod. Notes to observe in R5. Sa letter E, sa mixed-use buildings like commercial sa podium and residential naman sa tower, pag 55% of GFA, gross floor area, ay commercial use, commercial setbacks ang susundin. Sa letter F notes naman, this note says na pwede kang mag-firewall sa sides and rear, provided na masusunod ang binanggit na conditions. And in addition to that, meron din allowed variant sa section 811 sa exemptions, which states that setback ay pwede rin ma-allowed na hindi masunod if you meet the conditions about unique property. Ito yung mga properties na may mga special conditions dahil irregular ang shape or makitid. Si architect mo na or the architect ang bahalang gumawa ng plano dito to be presented sa authorities to justify yung variance na hindi maaapektuhan ang health, safety, and welfare ng user kung hindi masusunod ang minimum setback. As always, thank you very much for watching. I hope you enjoyed this video. And if you do like my work, please like and subscribe to this channel. And see you on the next video tutorial.